Manay Lolit Solis, tila lumalalim na ang gigil at muli na namang binweltahan ng Kapuso actress na si Bea Alonzo. Sinabihang hindi na mukhang fresh at yummy. At ikinumpara pa ito kay Kapuso primetime queen, Marian Rivera Dantes. Kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na! Muli na namang inokray ni Manay Lolit Solis ang Kapuso actress na si Bea Alonzo at mukhang walang planong tigilan ang aktres sa pagtirada nito. Ito ang naturang post ng veteranang showbiz columnist laban sa aktres, basahin natin. May nagsasabi na parang wala nang ningning si Bea Alonzo dahil para namang hindi masyadong excited ang tao sa paglabas niya sa TV. Mas nandoon pa ang excitement sa pagsasama nila ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa sitcom na Jose at Maria Bonggang Villa. Kasi nga, ewan ko ba kung bakit hindi na mukhang fresh at yummy si Bea Alonzo. Baka dahil na rin sa edad niya at laging ang nasa isip mo na pinalitan ni Gerald Anderson na mas batang Julia Barreto kaya tuloy ang lagi mong naiisip baka dahil old na si Bea at young si Julia kaya na-ghosting. Kasi there was a time na inakala ng marami na maladyosa ang ganda ni Bea pero ayun nga, iniwan sa ere. Dapat sa edad niya, meron na siyang asawa at mga anak. Pero single pa rin kaya nagtatanong ka, ano ang dahilan? Sana naman makakita na siya ng tunay na magmamahal sa kanya para hindi siya maging bitter sa buhay. Ihanap nyo nga ng partner. Eligible at available si Bea Alonzo. Please, alokin nyo na ng kasal para makahabol pa rin sa last trip at magkaroon pa ng mga babies. Kamakailan, hindi rin nakalusot si Bea nang batikusin ni Manay Lolit at ikumpara ang aktres kay Marian Rivera Dantes. Patutsada ng veteranang showbiz columnist na mas mukhang nanay pa itong si Bea Alonzo kaysa kay Marian Rivera na may dalawang anak at sinabing lawlaw na raw umano ang hinaharap ni Bea. Basahin natin ang naturang post ni Manay Lolit sa pagkukumpara sa dalawang Kapuso actress. Nagtataka ako kung bakit dalawa na ang anak ni Marian Rivera pero mas mukhang nanay si Bea Alonzo. Dahil kaya mas alaga ng kamiseta skin ni Chris Roque si Marian Rivera dahil mas effective endorser ito kaysa kay Bea? Saka bakit ganon? Nag-breastfeed pa si Marian pero sabi ni Leo Espinosa parang ang mukhang mas lawlaw ang hinaharap ni Bea Alonzo. Ano kaya ang dahilan at mukhang losyang si Bea? Dahil kaya masyado siyang power tripper at iyon bitterness niya sa buhay, apektado ang physical looks niya kaya ganon. Dahil syempre, wala siyang Ding Dong Dantes at dalawang magandang anak. Baka meron siyang jealousy na nadarama kay Marian at siyang dahilan kung bakit meron siyang negative aura, hindi kaya? Noon kasi na hindi pa alam ng tao na may ugali palang mamili at magpa-cancel si Bea ng mga writers na ayaw niya. Tingin mo sa kanya parang anghel na ang ganda at very sweet. Nagkaroon lang ng panahon at pag-arala mabuti ang tunay na ugali niyang yon, namimili na siya ng invited guest at power tripping na inaalis sa listahan pati mga invited ng producer. Biglang nakita ang dark side ni Bea Alonzo at ngayon bawas ganda na siya kaya nakikita mo na ang mga wrinkles pati ang push-up breasts. Kaya kay Bea Binene na lang humanga dahil legitimate young star na tunay na sweet, hindi tulad ni Bea Alonzo na sweet and sour old lady. Matatandaan ayon sa chika ni OG Diaz kamakailan sa kanyang Showbiz Update YouTube channel ay nagsimula umano ang patutsada ni Manay Lolit laban kay Bea Alonzo simula nang ikinansela siya ng aktres sa isang presscon nito at tila na-offend si Manay sa pagkansela sa kanya. Simula noon, hindi na tumigil ang veteranang kolumnista sa pang-ookray sa aktres. Ayon sa mga lumalabas sa social media post ni Bea Alonzo at ang kanyang kasalukuyang real-life boyfriend na kapwa niya artista na si Dominic Roque na makikita naman na mukhang masaya ang magnobyo at ini-enjoy ang kanilang relasyon. Samantala, tila wala pang tugon si Bea sa mga gigil na pang-ookray sa kanya ni Manay Lolit Solis. Anong masasabi niyo mga kapriti? I-comment ang inyong reaksyon. Now na!